Lord de Vera, BlNAST0S si PRRD. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, please like the video and subscribe at i-click ang notification bell para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Inulan ngayon ng pambabatikos si Lord de Vera matapos bastusin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawan kasi nito ng katawa-tawang video clip si PRRD kung saan ay inedit nito ang mga salita ng dating Pangulo upang maging katawa-tawa. Kaya naman maraming netizens ang napareact tungkol dito. Narito ang buong detalye ating panoorin. Pag-usapan po natin itong mag-react po tayo sa ginawa ni Lord de Vera sa ating Pangulo. May ginawa po kasi siya ditong pambabastos na naman sa ating dating Pangulong si President Duterte. Ito po yun, guys. Ay, nako, ewan ko ba sa mga dilawang to. Ito, yung pagmumukhang to, ito ang gumawa ng kalokohan na naman kay President Duterte. Okay? Try nating panuorin. Make sure, ha, nakakayanin nyo dahil dito talagang ibang klase yung mga ano niya kay President Duterte. Kahit nga ako, medyo halos hindi kayanin yung mga pinagsasabi na ito. Sona, ito daw po ay patungkol sa sona ni President BBM. Okay, pero nagkaroon siya ng balik tanaw kay PRRD. It's not there. Hindi man nila nilagay yung mga gano'n na wala mang mura dyan. Be careful. This is, pati ako nagmamat. Danyo, pansinin yung mga sangkay. Inedit niya po dito o ilang clip pinagsama-sama para magmukhang katawa-tawa si President Duterte. Dali na. Naihi na. Kanina pa eh. Nung isang taon, eto ang pinakahuling napakinggan nating sona. Puno ang pila nito pagdating sa CR maya. So, ayan. Chop-chop ang video. Pati yung mga jokes ni President Duterte. Inedit niya po yung clip para magmukhang katawa-tawa ang ating dating Pangulo. Ay, nako. Hashtag nakaka-inspire. At ang kahuli-hulihan niya, Diyos ko, nag-set ng record para sa pinakamahaba in post-EDSA SONA history. 2 hours and 45 minutes. Nang napakalalim na diskurso tungkol sa mga paksain na I'm sure, first time na din natin nadinig. Those who destroy my country. Ayan na. I will kill you. Papatayin ko talaga kayo. I will kill you. Basta droga. Illegal drug. Droga. Drug is that. Barilet. Mamat. You see, mga sangkay? Sabi ko sa inyo, kung hindi nyo kaya yung video natin ngayon na binabastos ang ating dating Pangulo, nako, malaking problema yan. Lord de Vera, hanggang kailan kaya ito titino, no? Anti-government po talaga na solid eh. Alam niyo mga sangkay, si PRRD, just to remind you, hindi po siya yung katulad sa ibang naging presidente na may pagkapormal. Pero it doesn't mean na hindi po siya matino. Yung sona mga sangkay, the way siya mag-deliver ng salita, mga jokes doon, hindi po yung tipong ginagawa ng ibang pangulo. Yun po yung identity ng isang PRRD. At dapat hindi po ito binabastos ng isa lamang pong hamak na reporter. Ng isang Lord de Vera lamang. Dating presidente ito, tapos binabastos niya. Patay ka. Papatayin ko talaga kayo. Patayin mo. At pwede rin sabihin pinakawalang sense kung ikaw ay Pinoy na nawalan trabaho at isang taong nakakulong sa bahay dahil sa pandemya. Sona, sloppy, outrageous, nonsensical, absurd. At sa sobrang haba ay
Jesus Maria Josep, old, naiihing audience. Buti na lang nung gabing yun, kung yung matanda, ibinuhat lang at... Yan daw, yung matanda. Ano yun? Ano sabi niya? Yung matanda, yung tawag niya kay President Duterte. Sariling bangko, si Heidelin Diaz sa Tokyo Olympics ay binuhat ang espiritu ng buong bayan by winning the first ever Olympic gold for the Philippines. Yan ang tunay na sona. Superb, overdue, noble accomplishment. Okay. Dito pa lang mga sangkay, lumabas yung pagiging anti-Duterte ng kanyang palabas dito. Tinawag niya po na matanda si Duterte. Kulang na lang sabihin na walang kwenta ang sona ni President Duterte. Sabay pagdating kay Heidelin, ito daw po ang tunay na sona. Diba? Okay, kayo di ko nga ang pinakamahaba na post-EDSA. Pero kung pahabaan at paramihan lang ng ulat sa bayan ang usapan, aba, wala silang binatbat kay Ferdinand Marcos Sr. Oh, ano naman? Isipin mo, 20, 20. Ang kauna-unahang sona sa Pilipinas ay binigay ni Manuel Quezon noong November 25, 1935 sa isang special na National Assembly sa Legislative Building sa Maynila. Noong panahon ng Hapon, hindi nakapagsona si Jose Laurel. Ano yan? Bakit Wikimedia? Dahil sa 1943 Constitution, wala raw tungkulin ng presidente na magsona. Nagbigay lang siya ng mensahe sa pagbubukas ng National Assembly noong October 18, 1943. Kaya wala sa opisyal na lista na magsona ang kanyang talumpati. After World War II, naibalik ang tradisyon noong June 9, 1945 sa harap ng pagpupulong ng mga mambabata sa Noy Sira-Sira pang Maynila, nangyari ang first and only sona ni Okay. Mga sangkay, yun yung part. Ito yung mga part na winawalang hiya ni Lord de Vera ang ating former president. Heidelin Diaz sa Tokyo Olympics ay binuhat ang espiritu ng buong bayan. Old na iihing audience. Buti na lang nung gabing yun kung yung matanda. O, diba? Yung matanda. Yung matanda, yung tawag niya ay President Duterte. Sa video na inyong napanood, kababayan, ano ang inyong reaksyon at komento ukol rito? Mag-comment lang po kayo sa comment section at huwag rin kalimutan mag-subscribe para mas magiging updated ka sa susunod na mga video. Thank you and God bless!